Ang relasyon sa pagitan ng Japan at China ay umabot na sa kritikal na yugto ngayong taon. Ang umuusok na mga tensyon sa mga hindi pagkakaunawaan sa teritoryo, mga makasaysayang hinaing, at ang lumalagong paninindigan ng China sa Indo-Pacific ay mas uminit pa ngayon, na nagbigay sa Japan ng galit at handang kumuha ng mas mapamilit na paninindigan laban sa kapitbahay nitong Chino. Noong nakaraang taon, ang ekonomiya ng China ay nagsimulang bumagal at ang gobyerno ay nagpasiklab ng nasyonalistang galit sa paglabas ng Japan ng nuclear wastewater sa karagatan. Ang galit na ito ay umabot na sa isang kalunos-lunos na kasukdulan. Ang hindi pagkakaunawaan sa Senkaku Islands na itinayo noong ika-19 na siglo ay naging patuloy na pinagmumula ng alitan sa pagitan ng Japan at China. Naninindigan ang Beijing na ang mga isla ay ibinigay ng Japan bilang bahagi ng Treaty of Shimonoseki. Habang inaangkin ng Tokyo na pagmamay-ari nito ang mga islang ito mula pa noong 1895. Noong 2012, ang nasyonalisasyon ng Japan sa Senkaku Islands ay nagbunsod ng galit na tugon mula sa China na humantong sa ilan sa pinakamalaking protesta laban sa Hapon mula noong gawing normal ng bansang Japan ang ugnayan noong 1972. Ang mga protesta ay nagkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya kung saan ang mga kumpanyang Hapones sa China ay nag-uulat ng malaking halaga ng pagkalugi at ang paglalakbay sa himpapawid sa pagitan ng dalawang bansa ay bumagsak pa ng husto. Bilang tugon, idineklara ng Beijing ang mga baseline ng teritorial na dagat sa paligid ng lupain ng Japan na inihayag ng administrasyong Chino sa mga pinagtatalo ng isla at direktang hinahamon ang kontrol ng Tokyo. Ang hakbang na ito ay nagwakas sa status quo ng pangangasiwa ng Hapon sa lugar at dalawa sa mga ahensyang pandagat ng China ang nakakuha ng mas mataas na kapangyarihan sa mga karagatan na nasasakupan ng Japan. Sa pagharap sa lumalagong paninindigan ng China, tumugon ang Japan sa pamamagitan ng mga advance na kagamitang pandigma at maraming militar sa unang pagkakataon mula noong pagtatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig. Ang bid na ito na palakasin ang mga kakayahang militar na nakikita bilang isang direktang hamon sa lumalaking lakas ng militar ng China. Mahigpit na nakikipagtulungan ang Japan sa US, Australia, at Pilipinas para mapanatili ang kaayusan na nakabatay sa mga patakaran ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa isang kamakailang pagpupulong, ang mga ministro ng depensa ng tatlong bansa na ito ay nagpahayag ng kanilang seryosong pagkabahala sa malaking panganib at destabilizing conduct ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa South China Sea. Nangako ang tatlong bansa na ipagpatuloy ang kanilang pagbabantay sa mga masasamang aksyon ng China sa West Philippine Sea at sa iba pang regional na katubigan na nagpapakita ng kanilang kolektibong pangako sa pagtataguyod ng internasyonal na batas at hadlangan ang higit pang pagsalakay ng China sa Pilipinas at kalapit bansa nito. Bilang conclusion, ang mga tensyon sa pagitan ng Japan at China ay umabot na sa kritikal na sandali. Ang lumalalang postura ng militar ng Chino sa East China Sea ay nagbigay diin sa bansang Japan na paigtingin ang sandatahang lakas nito at palakasin pa ng husto dahil sa mga masasamang plano ngayon ng China. Ang Japan ay mas lalo pang nagalit at handang kumuha ng mas mapamilit na paninindigan laban sa lumalaking paninindigan ng China sa rehiyon ng Indo-Pacific kasama ang US at iba pang mga kaalyado nito sa tabi-tabi. Determinado ang Japan na ipagtanggol ang mga interes nito at panatilihin ang kaayusan, kahit na nangangahulugan ito ng malaking panganib ng higit pang paglala sa sitwasyon dahil sa makapangyarihan nitong kapitbahay na Chino. Sa kabilang banda, bakit nga ba galit na galit at inis na inis ang Japan sa China? Base sa aking pananaliksik, ang taong 1945 ay minarkahan ng kasukdulan na pagtatapos ng mahaba at brutal na labanan sa pagitan ng China at Japan. Matapos ang halos isang dekada na hindi makataong pananakop, ang mahigpit na pagkakahawak ng Japan sa China ay nagsimulang dumulas, habang ang agos ng digmaan ay bumaling laban sa Empire of the Rising Sun. Noong tagsibol ng 1937, ang posisyong militar ng Japan sa China ay lalong naging delikado. Ang mga puwersang nasyonalistang Chino sa ilalim ni Chiang Kai-shek
na pinalakas ang tulong at kagamitan ng Amerika, ay naglunsad ng isang serye ng mga matagumpay na opensiba na nagtulak sa mga Hapones pabalik. Samantala, ang mga puwersang komunistang China na pinamumunuan ni Mao Zedong ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang kontrol sa kanayunan, hinaharas ang mga linya ng supply ng Hapon at pinahina ang kanilang trabaho. Ang sitwasyon ng Japan sa mga panahong iyon ay mabilis na umapoy at sumabog. Na ang Estados Unidos ay naglunsad ng walang humpay na kampanya ng pambobomba at naval blockade na pumipinsala sa kakayahan ng Japan na makipagdigma. Ang Unyong Soviet ay sumali din sa gulo, nagdeklara ng digmaan sa Japan noong Agosto 1945 at naglunsad ng malawakang pagsalakay sa Manchuria na sinakop ng Hapon. Sa harap ng malagim na sitwasyong ito, nagpa siya ang mataas na commander ng Hapon na maglunsad ng malakas na pagbomba sa desperadong opensiba ng China na tinawag nila itong Operation Ichigo. Ang plano ay upang sakupin ang kontrol ng mga pangunahing hub ng transportasyon sa gitna at timog China at putulin ang mga puwersang nasyonalista mula sa kanilang mga bagong kasamang sundalo na galing sa Amerika. Subalit nabigo ang mga Hapon sa mga planong ito. Habang nagpapatuloy ang labanan sa China, may mga pangyayari na sa huli ay tatatak sa kapalaran ng Japan. At sa taong iyon ibinuhos ng Amerika ang kanilang puwersa, ibinagsak ng Estados Unidos ang mga bombang atomic sa mga lungsod ng Hiroshima at Nagasaki ng Japan na nagwasak sa bansa at napilitang sumuko ang gobyerno ng Japan. Ang pagsalakay ng Soviet sa Manchuria, kasama ang mga pambobomba ng atomic bomb, ay nag-iwan sa militar ng Hapon sa China nang walang pagpipilian kundi sumuko. Noong September 9, 1945, formal na sumuko ang mga puwersang Hapones sa pamahalaang nasyonalista ng China na minarkahan ng pagtatapos ng mahaba at madugong labanan. Sa kabuuan, umabot sa 20 milyon katao ang nasawi sa digmaang ito, kasama ang maraming sibilyan na nadamay. Gayunpaman, ang pagtatapos ng digmaan ay hindi nagdulot ng kapayapaan sa China. Ang mga puwersang nasyonalista at komunistang Chino na isinantabi ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan upang labanan ang mga Hapones ay nagpaputok ng kanilang mga baril sa isa't isa na muling pinasigla ang digmaang sibil ng China. Ang pamahalaang nasyonalista na humina dahil sa digmaan sa Japan ay nagpupumilit na mapanatili ang kontrol sa China habang ang mga puwersang komunista na pinamumunuan ni Mao Zedong ay nagwagi at nagpatuloy sa pag-angkin ng mga lupa mula sa mga katabi nitong bansa noong 1949 na itinatag ang People's Republic of China at pinilit ang pamahalaang nasyonalista na tumakas papunta sa isla ng Taiwan. Sa digmaang ito, nagwagi ang China at ikinulong ang maraming Hapon na sumuko. Ang digmaan sa pagitan ng China at Japan noong 1945 ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng dalawang bansa. Para sa China, minarkahan ito ang pagtatapos ng isang mahaba at brutal na pananakop ng Japan sa kanila, ngunit ito din ang simula ng isang bagong panahon ng digmaang sibil at pamamahala ng komunista. Para naman sa Japan, ito ay isang mapangwasak na pagkatalo na magkakaroon ng malalayong kahihinatnan sa kapwa at sa loob at labas ng kanilang bansa. Ang mga peklat ng tunggalian na ito ay patuloy na humuhubog sa relasyon ng dalawang bansa sa mga darating na dekada, na ngayon ay nag-umpisa na naman ang malaking salungatan sa pagitan ng China at Japan. Kung magkakaroon ulit ng digmaan sa dalawang bansa na ito, sino kaya ang mananalo? E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.